Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay, inakuniyat, inirang, kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay nating pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin din po natin ng lubos ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong spiritong sa amay kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyos-diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan,
Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nag-usap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating pagdilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya pinaghihinayangan lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Hinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran, susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Sikyem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Panginoon. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lihim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon at sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo. Kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw laman o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas ng buhay ng haharutungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan.
Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa bawat buhay na kaloob ng Diyos, sa atin mga minamahal na kapatid, kinakailangan natin magdesisyon. Ang desisyon na ito, dapat nating isaalang-alang na ang Diyos ay nananahan sa atin kung sino ang ating titingnan at susundin sa buhay natin araw-araw. Dahil dito, mga minamahal na kapatid, kung tayo gumagawa ng pagpapasya tungkol sa ating buhay, nawa ang ating Poong Jesus Nazareno ay mamayani sa atin. Ito po ang paalala sa atin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Josue, na kung saan ipinapaalala sa mga Israelita na sumamba sa tunay na Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po nasabi ko sa aking pagninilay ngayon, sana sa ating buhay, pagpapasya, Diyos ang manguna sa atin. Dahil sa buhay natin, minsan nataglay, Diyos minsan ang ating inaalala. Pero marami tayong inaalala sa buhay na masigit sa Diyos na ginagawa po natin mga Diyos-Diyosan, na kung minsan ang mga material na bagay, ang mga ating mga ginagawa na tayo naguhumaling sa mga ito, na tila bagay ito nagpapagalaw sa buhay natin, nakakalimutan po natin ang Diyos na dapat nating sambahin at dapat nating tingalain sa buhay natin at tingnan at tanggapin ng lubos sa ating buhay paglalakbay araw-araw. Ito po ang ipinapaalala sa atin ngayon ng ating unang pagbasa, na kung saan kalimutan na natin yun, mga ginagawa nating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo'y tunay na sumampalataya sa Diyos na siyang makapangyarihan, nagbibigay sa atin ng ating buhay at pangangailangan araw-araw. Minsan po kasi, sa buhay natin, marami po tayong sinusundan. Marami tayong niyayakap sa buhay natin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdulog natin ngayon, sa pagdiriwang natin ngayon, sa presensya natin ngayon, sana po ang ating loob
ang ating pagpapasya, ang Diyos ang ating sinasamba at ating pinaglilingkuran sa buhay natin. Paglilingkod sa totoong Diyos, paglilingkod sa buhay na Diyos, paglilingkod na dapat nating gawin ang Kanyang inuutos para sa atin. Mga minamahal na kapatid, ang paglilingkod ay hindi lang sa paggawa, kundi ang paglilingkod ay isang paggawa o pagsunod sa kabutihan ng Diyos. Ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Lubos tayong naglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, nakatuon ang ating ginagawa sa kabutihan na inaasahan sa atin ng Diyos. Yun ang paglilingkod na inaasahan sa atin. Oo nga, naglilingkod nga tayo, pero ang ating isipan, ang ito'y minsan ay napapawalay sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapatid, ito ang paalala sa atin ngayon. Kung tayo naglilingkod tulad ngayon, ito ay paglilingkod sa ating Panginoon. May mabuting mithiin at may mabuting kalooban sa ating buhay paglalakbay na dapat makita ang Diyos sa atin. Gumagalaw nga, may buhay nga, pero wala naman pagpapala na ibinabahagi sa iba. Bagkos, minsan kasamaan pa. Ito ba ang paglilingkod natin sa Panginoon at sa bawat isa? Dahil po ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang sa Diyos. Nakatuon dahil ang paglilingkod na tunay ay ibinabahagi sa iba. Kaya nga po, ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay nasa ating lahat. Doon makikita kung tayo'y nagmamahal na tapat sa Diyos. Marunong din tayong maglingkod sa iba. Nang ibig sabihin, gumawa ng kabutihan, gumawa ng mabuting mithiin, mabuting pagiging halimbawa at pag-uugali para sa iba. Iyan ang inaasahan sa atin at doon dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Nandoon ang pagsunod at pagsamba at pagkilala sa Diyos na ating tinataglay sa ating buhay pang-araw-araw. Pagpapala, dito ibinabahagi ng Diyos. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, may mga nagdalang bata kay Jesus upang hilingin, ipatong at ipanalangin ng ating Panginoon. Pero hinadlangan sila ng kanilang mga alagad. Pero sinabi ni Jesus, hayaan nyo, huwag nyong hadlangan ang mga batang lumapit sa akin. Katulad nila, nagahari ang Diyos. Minsan po kasi sa buhay natin, tayo ay nagiging sanhi ng hadlang, ng biyaya ng Diyos para sa iba. Minsan tayo ang hadlang, hindi tayo nagdadala. Kaya maganda pong tingnan sa ating ebanghelyo ngayon, tayo ba ay nagdadala sa Panginoon para hingiin ang pagpapala at makatanggap ng pagpapala ang ating mga kapwa-tao? Yung mga mahihina tulad ng halimbawa ng mga bata, wala silang kakayahan, nakadepende lang sa Panginoon, nakadepende sa mga magulang. Ito po ang ipinapaalala sa atin ngayon. Tayo ba ay nagdadala at nagbibigay daan para tanggapin ang pagpapala ng Diyos para sa iba? O tayo mismo ang naging hadlang? Huwag kayong pumunta doon. Hindi naman ibig sabihin na literal na sinasabing huwag kayong pumunta doon. Kaya lang nakikita sa ating kilos at paggalaw, sa ating pagpapasya sa buhay, na hindi sila magkaroon ng lakas loob na lumapit sa Diyos. Ito po isang hamon para sa atin ngayon. Tayo po ba ay nagdadala ng biyaya sa iba? O tayo ang naging hadlang para hindi tumanggap ng biyaya ang iba? Oo, nagdarasal po tayo. Tayo po ay nagsisimba sa ating pong Jesus Nazareno. Pero pag-uwi po ba natin, bit-bit po ba natin ang pagpapala ng Diyos? O tayo yung hadlang para hindi sila lumapit din sa ating Panginoon? Kaya nga po sabi ng iba, palasimba kayo, madasalin kayo, ganyan ang mga ugali nyo, mabuti pang dito lang ako sa bahay, hindi nila ako magsisimba kasi mga halimbawa nyo, hindi man kanais-nais. Oo nga, nagdarasal nga kayo, nagsisimba kayo, pero nagdadala ba kayo
Nagkakaroon ba ng kumbinsido na pagsasabuhay ang ginagawa nyo? Yun po yung hamon para sa atin. Yun po yung tanong para sa atin. Dumudulog tayo, nananalangin tayo, nagsasamba tayo sa ating Panginoon. Tayo ba ay naging instrumento para lumapit lahat at humingi ng pagpapala ng Diyos? O tayo ay makasarili lamang, akin lang ito, amin lang ito, huwag kayong bibigay sa iba, hindi magbibigay sa iba. Mga minamahal na kapatid, ang pagbibigay pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga po napahaganda ng ating ebanghelyo ngayon, nagpapaalala, dinala ang mga bata kay Jesus. Dahil sa kanyang kapanahunan noon, ang mga bata ay hindi dapat lumapit sa kanya. Kaya hinadlangan siya ng mga alagad. Pero sabi ni Jesus, huwag niyong hadlangan. Ibig sabihin, ang biyaya ay para sa lahat. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. Kaya minamahal na kapatid, ito po ang paalala sa atin ngayon. Maging sanhi tayo, magdala tayo ng mga kapatao natin upang tanggapin natin din o tanggapin din nila ang pagpapala ng Diyos. Huwag tayong makasarili. Huwag po tayong iniisip lang po natin ang ating mga sarili-sarili. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tatlong bagay ang dapat nating tingnan. Tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Una, sa pagpili sa Diyos. Pagpili sa Diyos na ibig sabihin, hindi lang sa salita, hindi lang sa mga debosyon, kundi sa ating ugali at totoong kinikilos araw-araw. Iyan ang pagpili sa Diyos. Oo, nagpunta po tayo sa dambana ng ating Pong Jesus Nazareno. Iyon ba ang pagpiling totoo? Hindi po nagtatapos doon. Paglabas natin sa dambanang ito, doon makikita kung tayo ba'y totoong pumipili sa Kanya. Isinasabuhay ang Diyos sa paglabas o sa pang-araw-araw nating buhay. At pangalawa, no po, pangako. Ipangako natin sa Diyos. Tutup din natin. Tutup pa rin natin. Sana hindi tayo makalimot. Ito rin ang paalala ni Josue. Huwag kayong makalimot para sa atin na may Diyos. Huwag tayong makalimot na ang biyaya ng Diyos ay para sa atin lang. Oo Lord, pangako ko, tutuparin ko, pero ibibigay ko din, ibabahagi ko din sa iba. Marunong tuparin ang pangako. Minsan po kasi, sa loob ng simbahan, sa dambanang ito, lahat tayo nangangako sa ating Pong Jesus Nazareno. Pero pag nandyan na, minsan ang tukso, ang kahinaan ng tao, nakakalimutan natin ang pangakong ito. At pangatlo, kung tayo'y pumipili, tayo nangangako sa Diyos, nandoon ang pagpapala na ibinibigay. Pagpapalang lubos, alam ko po tayong lahat, humiling po tayo ngayon ng pagpapala ng Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandito, hiningi po natin ang pagpapala ng Diyos. Opo, lubos ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapalang ito, dito po natin ipinapakilala ang Diyos na buhay. Diyos ang makapangyarihan na dapat nating lapitan. Wala tayong magagawa, wala tayong kapangyarihan kung wala ang pagpapala ng Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating buhay, sa ating pagdiriwang ngayon, nawa tayo'y totoong pumipili sa Kanya. Tayo nangangako ng lubos sa Kanya at lubos nating tinatanggap ang Kanyang pagpapala na hindi lang pang sarili, kundi pang kalahatan. Ito po ang ating panalangin ngayon sa ating pagdiriwang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating pang itutugon, Panginoon,
mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ng lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yung mga mahihina sa ating lipunan naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakakariwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga kahilingan. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nanalig sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na ipinagamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, San Exegel Moreno, at ang lahat ng mga banal, nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuwis kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag aming maraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng pagpapalang hinihingi natin sa buhay natin. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pareo na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate
Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in meo. Glorify the Lord with me, let us together extol his name. I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in meo. Gustate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in meo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eukaristiya. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Edwin Ivan M. Herolao, formator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas.
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,